Ang sakripisyo ng isang ina ay tunay na hindi matutumbasan ng kahit anumang salapi. Madalas ay naisasakripisyo nila ang kanilang sariling kalusugan upang maibigay ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Hindi ko po alam na meron akong diabetes. That time po, nagkaroon lang po ako ng maliit na sugat o palto sa kaliwang paa. Hindi ko po namalay na nabubulok na siya kasi po pandemic noon. Hindi ko po agad na pa-check up. Hanggang sa lumala ng lumala at kailangan na po itong putulin. Dating lady guard si Nanay Minerva. Ngunit dahil sa kanyang kalagayan, ay wala siyang mahanap na trabaho. Sa ngayon po, patuloy pa rin ako nag-a-apply sa city government of Pasig at nagka-try pa rin po ako sa iba't ibang kumpanya. Pero hindi pa rin po ako natatanggap. Ang trabaho po ng aking asawa ay maintenance lang, janitor sa Rizal High School. Sa totoo lang po, kulang na kulang pa talaga. Sa gamot ko lang, sa pagkain, sa kuryente, sa tubig, kulang na kulang po talaga. Kaya kailangan ko pa rin po talagang magkaroon ng iba pang pagkakakitaan. Hirap man sa buhay, ay hindi naman nakakalimot tumawag sa Diyos si Nanay Minerva. Ang nagiging lakas ko po at ang inspirasyon ko, unang-una ang Panginoong Diyos, ang aking pamilya, ang aking mga anak na siyang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon para mabuhay. Oo, masayang-masaya ako. Hindi pa man, nagpapasalamat na ako sa Panginoong Diyos sa binigay niyang pagkakataon na ito. Hindi naman nabigo si Nanay Minerva dahil ang kanyang kahilingan ay nagkaroon ng katuparan. Ngayon ay makakapagsimula na ng isang maliit na tindahan ang masikap na ina. Labis po akong nagpapasalamat, nagagalak po at hindi ko po akalain na tutugunin ng ating Panginoon at sa tulong po ninyo. Malaking bagay po ito at pagyayamanin ko po ito kahit po ito'y napakalaking bagay. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, may Diyos na nagmamalasakit sa ating mga kalagayan. Tayo lamang ay dumaing sa Kanya na may pagpapasalamat sa tuwi na at makakaasa tayo ng awa Niya sa ating mga kalagayan. Salamat sa Diyos, salamat po sa MCGI.